Hey, what's up mga katropa? Welcome again dito sa Insis Makor. It's me again, your Kuya Tech, Kuya Darren. And then mag-a-unbox tayo or mag-a-upgrade tayo ng laptop. Ito yung Asus X407M MABBY3140. Tapos ang specs niya is Intel Celeron. Intel Celeron lang siya pero capable siyang i-upgrade ng SSD. Diba? Bibigyan natin sa laptop yung magkaroon tayo ng upgradable yung Celeron into SSD and then upgradable pa yung kanyang RAM upgrade. So, commonly ang laman ng box, syempre, laptop itself, charger, and then syempre yung kanyang warranty, user guide. And useless naman yan, dito na tayo sa laptop. Kailangan natin ng protection para sa laptop na pupusan natin. Kailangan natin ng malambot na foam or something na makakapag-protect sa kanya against sa mga scratches. Pero since na newly open lang to, hindi pa siya nabubutap, para mag-be sure natin na is working siya, ibubutap muna natin siya ng once. Kailangan natin i-plug in muna yung kanyang adapter. Kasi pag pin-log in mo yung pag in-open mo pala yung laptop, diretso nang wala pa yung adapter, hindi siya magpa-power on. Kung makikita niya, hindi siya magpa-power on. Pag sinaksak natin siya, saka lang siya mag-lit up yung ilaw. Pero pipress agad natin yung delete F2. Doon na tayo hanggang BIOS lang muna tayo, meanwhile. Kasi ang gagawin natin, mag-upgrade tayo ng SSD. Salitan tayo sa F2 delete. Hanggang lumabas yung kanyang Asus logo, ayan ang specs niya. Ayan, Intel Celeron 4100, quad-core, 4GB RAM, then may graphic card na Intel UHD 600. Ayan. And then, capable siyang lagyan ng SSD. Ayan. So, parang nakalagay pa lang sa kanya dito is yung regular 1TB. And then, upgrade natin siya ng 120 SSD. Ayan, makikita nyo siya later on dito sa side na to. Okay, shutdown muna natin siya again. Na-confirm na natin na working well siya bago natin i-upgrade. Ang kailangan mo is yun, basta. Okay, ang kailangan mo is yung tools and then yung prying tools. Hindi ko alam kung prying tools ba yan, pambukas or something ganyan. Yung mga ganyan ang kailangan usual. Pero dito sa anim na tools na to, isa lang ang kailangan ko. Ito. Yung kanyang screwdriver na may magnetic. Bubuksan natin siya. Purpose nitong magnet, para kung sakaling nahirapan ka, pwede mong i-magnet siya para hindi siya maulo. Medyo mabagal lang tayo magbaklas pero kailangan natin ng smooth and gentle sa pag-open ng laptop, sa pagtanggal ng tornilyo. So far nga pala, nakalimutan kong dalhin yung aking tripod para at least sakaling wala akong videographer. Meron na handle yung aming camera. Siya nga pala yung ginagamit naming camera ngayon is Realme 5 Pro. 8GB RAM, 128 storage. Pabibili ko siya kahapon. Pamasko ko sa sarili ko para may pang-vlogs ako. Although hindi naman pera talaga habol ko sa vlogs, syempre, sorry mag-share ng aking knowledge sa pagbabakas ng laptop. Like and subscribe lang kayo sa aming channel. Kung ayaw nyo mag-subscribe, ayaw nyo mag-like, diwag. Okay, tanggal na natin lahat ng tornilyo. And then, doon na tayo sa pag-open. Pag nag-open ka ng laptop, unang-una, kailangan mo ng medyo malambot, plastic, na pambukas. Para hindi agad madamage ito. Kailangan mo dito kasi may part ng may USB type, USB port. Tapos dyan, kakukuha ng bukana niya. Yan. Susundutin mo siya dyan.
medyo mahirap. Yun. Nakaka-open ako ng open. Kailangan mo naka-slide out. Isa pa. Second attempt. Yun. Nabuksan ko na siya. And then, naka-ano na ako ng ano, open area. Kailangan ko na siya netong mas smooth ko yung pambukas. Kailangan pag nagbukas ka, avoid mo yung mayroon kang mababaling pin sa loob. Yun, ayun yung mga tip sa loob na kung saan naglalak yung laptop para mag-close siya ng mabuti. Kaya pag hindi ka naman sakay sa ganito, pwede mo bumalik ulit sa ganito, ang bukas yung plastic. Mag-close pa, no? So far, wala naman tayo nagkita. And then, iikot mo na yung laptop kung saan ka-comfortable. Yan. Hanggang sa mabuksan mo siya. Maririnig yun, lumalagutok siya. It's basically normal lang yung tulog na yun. Lalo pag nag-open ka ng brand yung laptop na hindi pa nabubuksan. Basta be sure mo lang na hindi mo cover sa ilang todo. Para hindi mabasag yung kanyang mga clip. Okay? Ito, kung mapapansin nyo, nagpalit ako ng pambukas. Itong metal. Kasi mas madali itong metal. Mas slim. Yan. Hanggang dyan, i-open ko. Yan. Okay. Dala ko na. Ngayon, balik ako sa kabilang side. Yes, sir. Yes, ma'am. Good afternoon po. Good afternoon. Yan. Okay. Yan. Kung nabuksan ko na siya sa kabilang side, mas easy na siya dito. Kasi meron na tayong support sa pag-open. Okay. Then hanggang dito. Open. Okay. Ngayon, dito naman tayo sa part na to. Ayan. Medyo umangat na siya. Pwede na natin siya tirahin na ito. Yan. Sire-diretso na lang siya. Alright. Pwede mo na siya maklasin. Then meron siya ditong kanyang flex sa keyboard. And then flex sa may trackpad. Pag nahirapan ka, pwede mong gamitan na ito. Yan. Ito sa fingerprint scanner. Slide mo siya ng ganun, dadahan para di maputol yung flex. Yan. Okay. And then, kung makikita nyo, ito, naingatan ko siya na hindi mabali yung mga pin. Pin lock, ayan sa loob. Kasi ayun yung nag-hold dito para mag-clump siya ng mabuti. Okay, let's move to the next round. Ito, pabuksan ko na yung aking SSD. Bumukas ka. Ayan. Alright. Siyempre, pag nabuksan mo na siya, alabas mo siya, kukunin mo yung SSD, kukuha ka ng warranty sticker, and then, kukuha tayo ng ballpen. Sulatan. Susulatan natin, mamarkahan ng date, a year, tapos month. Ayan. And then, talagyan mo na warranty sticker yung SSD. Alright. And then, ito yung ito yung kanyang SSD slot. Ito yung vacant. Kung makikita nyo, kung nasaan katabi siya ng ang tawag dito, ng fan. Yan. Ang gagawin mo muna, i-arrange mo muna yung cable. Dandahan lang sa pag-arrange ng cable kasi pwedeng maputol siya. Nandito siya nakakonect. Pag naputol mo yung cable galing sa fan, hindi nagagana yung fan, pwedeng mag-overheat yung laptop. Yan, lalagay mo ulit yung kanyang scotch tape. Ito, kung makikita nyo, ito yung kanyang slot. Ito. Tapos, ilalagay na natin siya. And then, nakabaliktad dapat siya para mag-swap. Medyo nakaharang yung wire. Yan. And then, slide mo siya. Okay? Yan. Tapos, kailangan mo ng kanyang M.2
screw or tornilyo. Okay. Para hindi matanggal yung kanyang SSD. Oh, maluwag. Kung ang palpak kong aking M.2 tornilyo, papalitan natin. Maliit yung kanyang kapos, ulo. Kapos. Kapos eh. Palitan natin. Ito siyang itim. Kuha ko ng puti. Ay, puti. Meron akong nakita ito. Pwede ko siyang buksan. Okay. Ito yung tornilyo. Kasi ito yung ginamit ko, maliit yung ulo. Ito yung malaking ulo. Kailangan natin kasing ma-lockdown yung SSD. Pero kapag mga ganyan na yung tura, sir, hindi ko yung hakan. Sa mga Intel Celeron, ito lang yung brand na Celeron siya. Expansion niya, may SSD. Tapos ito yung 1TB niya. And then yung battery niya, and then also the board, speaker, ayan. Okay. Ngayon, ibabalik na natin siya. Pag nagbalik ka ng takip, be sure na dito ka magsisimula. And then, kalalagay mo yung kanyang, ayan, keyboard, flex, ayan. Kailangan mo lang siya i-press. Ito, nakita niyo yung line, kailangan naka-align siya. And then yung kanyang trackpad. Very easy lang mag-upgrade, di ba? Pero note ko lang sa inyo na pag nagpa-upgrade kayo, be sure lang dun sa authorized store or authorized personnel na kayo magpa-upgrade para hindi mabuboid yung warranty ninyo. Kung sakaling out of warranty naman, kung kaya niya naman sundan yung aking instruction paano magbaklas ng laptop, pwede naman. Right? Ngayon, sisilipin natin siya. Hindi muna natin ilala. Yeah. Sisilipin muna natin kung nababasa ng SSD. Ayan na siya. Lumabas na yung kanyang... Yan. Ito na yung Kingston 120GB. And then ito yung 1TB. So far, ibubut ko na siya ngayon. Dito na lang muna para at least nakita niyo kung paano siya binaklas. Later on, sa sunod tuturuan ko kayo ng mag-ibang laptop kung paano siya babaklasin at i-upgrade. Okay, thank you. Subscribe and like. If you don't like, just dislike. Bye.